Alin sa dalawang black dots ang mas malaki? Tingin ko ito, itong nasa right. Nasa right. Yan? Parehas. Parehas. Sorry to say, guys. Bakit? Ang tama ay si Bianca. Pareho sila. Magkasinlaki sila. Okay? Ang galing mo, Bianca! Yung maliit na box dun sa taas ay nagbibigay sa'yo ng illusion na baka mas malaki ang bilog. Oo, kasi diba? Wala space masyado. Oo, tapos meron pa tayong line sa likod na nagpapalito sa inyong mga mata. Ito naman sa harap, pwede rin kayo makonfuse kasi akalain nyo na mas malapit siya, mas malaki. Ito, tingnan nyo na mabuti ito, ha? Very deceiving din ito. Okay? Which baby doll head is bigger? A or B? Dahil kanina tama si Bianca, gagayahin ko siya. Ano? Pareho. Bianca? This time, ang sagot ko, letter A. A. Wow! Tama na naman si Bianca. Mas malaki ang baby doll head. Hindi namin nakita yung pero nakaka... I believe! Talaga naman! Ang unang optical illusion na ito ay tinatawag na Delbeuf illusion dahil naimbento ito ng Belgian mathematician na si Joseph Remy Leopold Delbeuf. Ang optical illusion na ito ay tungkol sa relative size perception kung saan ang bilog na may mas malaking outer circle ay nagmumukhang maliit. Ang optical illusion na ito ay tinatawag na Ebbinghaus illusion. Naimbento ito ng German psychologist na si Hermann Ebbinghaus. Tungkol ito sa relative size perception. Pero this time, magkaibang visual elements na nakapaligid sa mga bilog sa gitna. Ang mga illusions na ito ay ginagamit sa psychology para malaman kung paano gumagana ang ating mga utak. I believe.